galit na umuwi si Ramon sa mansyon galing sa meeting nila kina Don Facundo at nagmanta ito sa mga kabalyero. Pag hindi nila binalik ang pera sa atin, ibubuhos ko ang buong pwersa at galit natin mga Montenegro sa kanila. Sa simbahan ng Quiapo, dumiretso si Tanggol upang magtanong sa kanyang mga iniisip na walang kasagutan. Kaya nais niya ng talikuran ang pagbabago at hahakin na lang ang kung ano ang ibibigay na landas sa kanya. Hinayaan mong mawala sa akin si Mokang at pagkatapos ngayon si Babos, hindi ko na alam kung ano pang dahilan para magpakabait pa ako sa mundong ito. Samantalang sa mansyon ng mga kabalyero, pulis ang sumalubong kina Don Facundo at daladala na ang masamang balita. Gusto po sana namin kayo makausap tungkol sa apo niyong si Pablo Caballero. Tungkol ba ito kay Pablo? Bakit? Anong tungkol sa apo ko? Taranta na naman sina Marcelo at Fernan sa paghahanap kay Tanggol sa utos ni Don Facundo. Kaya naman, laman na naman sila ng Quiapo. Ito lang kasi ang alam nila na lugar kung saan makikita si Tanggol. Dapat mahanap na natin si Tanggol at makumbinsing sumama sa atin. At hindi naman sila nabigo. Muli nilang nakita si Tanggol. Pagbibigyan na kaya ni Tanggol ang hiling ni Marcelo? Oh, Tanggol! Tanggol! Kailangan natin magsama-sama. Sumama kayo sa amin. Hindi. Sama ako sa grupo niya. Pero sa isang condition. Anong condition? Hindi inaasahan, nakita si Tanggol ni David kung saan kausap niya si Ben at Berting dahil nga sa takot at kaba na mahanap si Tanggol ni Ramon. Balak niya na itong dispatsahin kahit pa kapatid niya ito. Huwag lang maagaw ang kayamanan at kapangyarihan na tinatamasa niya ngayon sa mga Montenegro. Ayop ka, Tanggol. Dito lang pala kita makikita. Katapusan mo na! Gulat na gulat si Tanggol nang makita niya ang sakay ng kotse na balak bumangga sa kanya. Muli bang magpapakumbaba si Tanggol sa mayabang at walang pusong si David? Sige! Babay ka! Para tuluyan na kita!